Viral ngayon ang video ito ng beauty queen at actress na si Maria Isabel Lopez kagabi. Sa post, sinabi niyang tinanggal niya ang divider cones para makadaan siya sa Asian lanes. Sinundan din daw siya ng mga motoristang nasa likod niya. Umanin ang iba't ibang reaksyon sa netizens ang ginawa ni Lopez maging sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay DILG OIC Catalino Cuy, chairman ng ASEAN Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response, banta sa kaligtasan ng mga motorista at summit delegates ang ginawa ni Lopez. Kaya irerekomenda na ng LTFRB at MMDA ang suspensyon o kanselasyon ng lisensya ni Lopez. What if kung napagkamalan siya ng mga security personnel natin doon? It poses danger dahil ang binuksan niya, allegedly marami sumunod. At the same time, hindi lang pati sa kanya mismo delikado. Ang MMDA together with LTFRB, ngayon ho magre-recommend na ho tayo sa LTO kung pwede hong i-suspend or i-cancel na ho yung lisensya ni Ms. Lopez. Humingi naman ang paumanhin si Lopez. Kwento niya, ilang oras siyang naipit sa southbound lane ng EDSA pasado alas 6 kagabi. Bagaman aminado si Lopez na mali ang kanyang ginawa, nagawa lang daw niya ito dahil may ibang sasakyang pinayagan daw na pumasok sa kanyang likuran. Aminado naman ako, napasaway talaga ako. Hindi ko naman sinabi, hindi naman ako nagmalinis. Although alam ko naman na maraming nagalit, naging insensitive sila, pero as human nature, talagang nature talaga ng tao na yung to survive, you'll also have to do it. At hindi lang naman ako, ang dami namin. Dagdag ni Lopez, parang sobrang hospitality raw ang ipinakita ng gobyerno sa mga delegado. I become a second class citizen in my own country dahil nga sa pagbibigay natin sa mga ASEAN members na ito. Tatlong lanes lang ng EDSA ang nadaraanan ng mga motorista. Dalawang lane kasi ang itinalagang ASEAN lanes. Kaya katakot-takot na traffic ang inabot ng mga motorista hanggang gabi kahapon. Humingi ng paumanhin ang MMDA sa mga naabalang commuter at motorista. Nangihingi kami ng pasensya at the same time, unawa. Mahabang unawa talaga sa dinulot na traffic nito sa ating ginawang Asian lanes. Pagbalik naman ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa APEC Summit sa Vietnam, natanong siya tungkol sa traffic. What is best for the moment? What is needed for the moment if it would be detrimental to the people, then I would not do it. Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.